Rodrigo Roa Duterte National Executive Committee ang may akda ng programang kabuhayan para sa ating mga kababayang magsasaka. Ang taong nakapagbahagi ng 429,000 hectares ng lupa sa buong Pilipinas. Isang profesor at abogado, number 13 sa ating mga balota, palakpakan po natin, Senator Brother John Castriciones! Bayong buntag sa inyong tanan. Hindi po ako Bisaya, ha? Di ko makasabot, di ko masabtan, di ko masulting Bisaya, pero makakanta ako ng matundila. Malipayon kayo? Malipayon? Parang hindi kayo nakangiti eh. Siguro dahil may takip yung mukha natin, ano? Ilan po ang babae rito? Pakita sa kamay ang kababae natin. Ah, halos lahat, babae. Sino ang natira sa bahay para mag-sign? Wala. Siguro dahil lahat po kayong marites. Tanong ko lang sa kababayan po natin. Nag-lipstick pa kayo? Kasi may takip yung mukha natin eh. Nag-lipstick pa kayo? Hindi na? Toothbrush. Dapat na. Anyway, magandang umaga po. Maayong buntag sa inyong tanan. Ako po si Secretary Attorney Brother John Castriciones. Ang dami, ano? Secretary Attorney Brother John Castriciones. Ako po yung daming secretary kalihim ng Department of Agrarian Reform. Kami po yung nabibigay ng lupa para sa mag-uuma. Ilang beses na po ako pumunta rito sa inyo? Dito po sa Region 10 ito, di po ba? Libu-libong ektarya ng lupa ang naipamigay po namin dito. Sino po ang mag-uuma dito? Pakita sa kamay, mag-uuma. Uy, meron mga mag-uuma. Siguro hindi na imbitahan yung mga mag-uuma dito, no? Pero pagkali po kayo. Palagay nyo may pagkain tayo kung wala mag-uuma? Palagay nyo, meron tayong pagkain sa hapag kainan kung wala mag-uuman? Importante po ba yung mag-uuman? Para sa akin, ang mga mag-uuman ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa. Palakpakan po namin ang ating mag-uuman. Yung mga nagtaas ng kamay kanina na mag-uuman, nasaan po sila? Yun. Pwede po kayong tumayo, kahit? Pwede po kayong tumayo? Ano? Pungko? Pungko! Lincoln! Lincoln! Pindog! 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 Baligtad pala yung pungko, ano? Pindog! Sila po ang mga bayani ng ating bansa. Palakpakan po natin sila! Di ba ang bayani binabaril? Gusto niyo po magbabaril sa luneta? Alam niyo, sa totoo lang, napakalaki po ng sakripisyo ng ating pong mga magsasaka. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kaya kailangan po natin pag-ibayuhin ang agrikultura. Alam niyo po, mahirap po yung bumaba bilang kalihim or secretary ng Department of Agrarian Reform. Pero noong panahon ng pandemya, ako po ay umikot sa buong Pilipinas para magkaroon ng pagkakataon na mabisita yung ating mga magsasaka. Mag-uuma. Alam niyo ang problema ng mag-uuma natin? Matatanda lang po sila. Ang average age ng farmer natin ngayon is 57 years old. At halos lahat tayo gusto natin makatapos ng pag-aaral
ang ating mga mag-uuma at iwanan na ang pagsasaka. Totoo hindi? Sino ba gusto magsasaka dito? Mag-uuma? Kita niyo, wala? Di po ba? Kasi nga, ang tingin natin sa mag-uuma, madumi. Ang tingin natin sa mag-uuma, mahirap. Pero, tandaan po ninyo, ang mga mag-uuma po natin ay napakahalaga. Kung walang mag-uuma, walang pagkain sa kapagkainan. Doon po sa Metro Manila, noong nagkaroon po ng pandemya, ang mga tao halos mamatay sa gutom. Ha? Mamamatay sa gutom kasi walang maipasok na pagkain doon sa Metro Manila. Kaya napakahalaga po ng atin pong mga magsasaka. Palagay nyo, may problema pa tayo sa pandemya ngayon? Ha? Sino nagsasabi na wala ng problema sa pandemya? Oh, lahat tayo, alam natin may problema pa sa pandemya. Tama o mali? Alam nyo po ba, may bago tayo ngayon na variant. Ang tawag po namin dito, Delta Cron. Delta Cron. Ito po ay combination ng Delta variant at saka ng Omicron variant. Ngayon, medyo may surge na naman sa China. Ibig sabihin, tumataas na naman ang mga tao na nahahawa na COVID-19. Kaya kailangan po natin itong paghandaan. Alam naman po natin, sa kasalukuyan, wala pa rin pong gamot ang ating pong sakit na COVID-19. Ang ginagamot lang yung mga side effects, yung mga tinatawag natin na mga lagnat, sipon, mga ubo, yan po ang ginagamot niya. Kaya lang, wala pa pong talagang gamot ang COVID-19. Kaya, ano ang dapat na gawin? Paghandaan po natin ang epekto. Dahil po dyan, halos lahat ng mga profesyon o lahat ng trabaho ay tumitigil. Totoo yun. Ang teacher ba nakakapasok pa sa eskwelahan? Hindi, di ba? Nasa likod lang sila ng computer. Work from home. Ang abogado, hindi nakakapunta sa korte. Kailangan ang hearing, work from home. Ang mga engineer, ang mga architect, wala namang prioridad ngayon sa paggagawa ng mga bahay at mga istruktura. Pero, ang tanong ko sa inyo, pwede ba ang mag-uuma or farmers ay work from home? Pwede ba ang magtanim sa computer? Pwede ba ang mag-ali sa computer? Kaya nga po, ang mga magsasaka ay napakahalaga, lalo-lalo na po sa panahon ng pandemya. Kaya ang kailangan natin palakasin ang agrikultura, dapat magkaroon tayo ng sapat na pagkain para sa lahat. Ako po, nung ako po ay kalihim or secretary ng Department of Agrarian Reform, marami po kami itinamigay na lupa kasi ang gusto po namin magkaroon ang lahat ng magsasaka ng kanilang sariling lupa. Pero ako po ay bumaba bilang secretary dahil ang gusto ko po, hindi lang magsasaka, ang dapat mabigyan ng lupa, lahat ng mahihirap nating kababayan, dapat mabigyan ng kanilang sariling lupa. Ayan, yan po ang aking pong advokasya. Ang ibinibigay po namin lupa sa bawat magsasaka ay 3 hektarya bawat isang mag-uuma. Ang tanong ko sa inyo, sino may gusto ng lupa? Taas pa kaman! O yan, pakibaba na po. Yan po ay pwede mangyari. Pwede mangyari yan. Ang kailangan lang po natin ay magkaroon tayo ng bagong batas para ipagpatuloy ang Comprehensive Agrarian Reform Program o yung tinatawag natin na Republic Act 6657. Ang problema po, halos lahat ng mga mambabatas, congressman, mga senador, na ibinoboto nyo, puros may-ari ng malalawak na lupa. Totoo o hindi? Sino na ba may-ari ng malalawak na lupa? Ay, hindi lang sabi yan. Hindi mo ba ang nagmamayari ng malalawak na lupa ay mga mayayaman? Totoo o hindi? Ang mga mahihirap na katulad natin, meron sariling lupa?
Ako po si Attorney Brother John Castriciones, dating talihin ng Department of Attorney Reform. Ang gusto ko po ay gumawa ng batas para mamigay tayo ng lupa hindi lang sa mga magsasaka, kundi lahat ng mahihirap nating kababayan. Gusto niyo po ba yun? Kung kayo po ganun po gusto niyo, kailangan po i-vote niyo ako para ako po maging sponsor sa isang batas na kung saan ay pagpapatuloy natin ang pamimigay ng lupa para sa ating mga magsasaka. Tutulungan niyo po ba ako? Tutulungan niyo po ba ako? Kung ganun, ay tandaan niyo po yung aking numero, ha? Number 13! Anong numero? 13! Ano pong numero? 13! Ang tawag po dyan, Lucky 13. Kaya lang, kapag di nyo umiroto, pabalasin kayo. Kailangan, tandaan niyo po, Lucky 13 para sa Senador Attorney Brother John Castriciones. Hindi lamang po lupa ang ipinapaligay namin sa ating mga magsasaka. Nabibigay din po kami ng mga rock farm machineries. Katulad po ng traktora, nabibigay din po kami ng mga rice harvester, solar powered irrigation system, mga fertilizers, farm tools and implements, post-harvest facilities, farm to market loans, tulay ng bakuno, at ang tinatawag natin na financial loans para sa ating farmers. Alam niyo po, napakahalaga po nito. Tandaan natin, ang problema natin ngayon sa panahon na ito, hindi ng pandemya. Meron din po tayong problema sa tinatawag po namin na gera between Russia and Ukraine. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yung gera? Ano ang epekto ng gera? Yung gera na yan, papataasin lahat ang presyo ng lahat ng produkto. Ha? Kahit ang kuryente, petrolyo, tubig, lahat-lahat ay tataas. Gusto niyo po bang mataas ang presyo? Yes! Kaya ang kailangan po natin ay isang crisis manager. Yung isang leader na magaling, may napatunayan, may eksperyensya, at may sinseridad sa pagtulong ng tao. Kinala niyo po ba kung sino yan? Yes! Siya ay si Isko Moreno. Palakpakan po natin si Isko Moreno. Alam niyo po si Mayor Isko Moreno, siya po ang mayor ng Metro ng Manila. At doon po sa Manila, marami po siyang tulong na naibigay sa atin pong mga taga-Manila. May ospital, may kondominium, meron pong gamot para po sa ating mga may sakit ng COVID-19. At ganoon din po, pinaunlad niya ang antas ng pamumuhay ng atin pong mga kababayan sa Metro Manila. Gusto niyo rin po ba na mangyari ito sa Balingasak? Gusto niyo ba magkaroon ng ospital dito sa Balingasak na malaki? Gusto niyo rin po ba magkaroon dito ng mga pabahay dito sa Balingasak? Gusto niyo po ba magkaroon ng lupa ang bawat pamilya dito sa Balingasak? Kung ganon, iboto niyo po si Mayor Isko Moreno kasama po ng kanyang mga senador. Ano po? Basaan po ba namin yun? Okay. Pagpapatuloy ko lang po, ako po ay isang abogado. Actually, I'm a lawyer. I've been a lawyer for the past 30 years. Professor din po ako sa College of Law at manunulat po ako ng mga libro tungkol po sa law. At ganun din po, ako po ay nagtapos doon sa University of Notre Dame sa London Law Center sa United Kingdom. Yan. At ako po, ang expertise ko po, international law. Ang gusto ko po sana, matulungan din yung mga mangingisda natin. Meron po bang mangingisda rito? Ayan. Kasi po, alam niyo po ba, dati rati, ang bangus na kukuha lang yan sa Pangasinan. Dati rati, yung galunggong, binibili lang yan dito sa Pilipinas. Ngayon, alam nyo kung saan na binibili? Ang bangus, binibili na sa Taiwan. Ang galunggong, binibili na sa China. Anong ibig sabihin? Wala nang makuhang isda ang ating mga kababayang mangingisdang Pilipino. Ang isa sa mga dahilan dyan, yung teritoryo.
dahil inaangkin ng China ang West Philippine Sea. Kailangan natin ng mga magagaling na senador para ipaglaban ang integridad ng ating national territories. Kaya ako po ay aplikante sa inyo ngayon na sana magamit ko ang ating pinag-aralan para bigyan ng solusyon ang ating problema sa ating teritoryo. Tutulungan niyo po ba ako? Ibuboto niyo po ba ako? Sino pong buboto sa akin? Pagkita sa kamay. Oh, maraming salamat po sa inyo, ha? Maraming salamat po sa inyo. By the way, nakita ko dito kanina, marami palang magaganda dito sa Balingasan. Totoo, marami magaganda dito. Meron pa akong dalawang anak na abogado. Huh? Yung isa po, labor attaché sa Los Angeles, California. Yung isa naman po, head executive assistant sa Department of Agrarian Reform. Parehong binata. Sino po dito walang jowa? Taas ang kamay, sino walang jowa? Okay. Pwede mo bang makuha yung cellphone number niyo mamaya? Para sa anak ko, para sa... Anyway, maraming salamat po sa inyo sa pagtitibon-tibon niyo at sa pakikinig sa amin. Unang-una, gusto ko pong sabihin sa inyo na meron po kaming kukunan dito, isang team na nagmamahal sa ating bayan. Tanungin ko po kayo, palagay nyo kapag ang presidente natin ay mayaman, ha? Mayaman, naiintindihan ba niya ang buhay ng mahihirap? Ulitin ko, ha? Kapag ang presidente natin ay mayaman, sa palagay nyo ba, maiintindihan niya ang buhay ng mahihirap? Alam niyo si Mayor Isko, ha? Hindi siya nagigiyang sabihin na siya ay isang basurero. Basurero, ha? Na siya ay nagpapadyak. Alam niyo yung padyak? At nagsisipok ng palay. Ibig sabihin, galing siya sa angkan ng mahirap. Bagamat ganon, siya ay nakapag-aral, siya ay naging konsihat, naging vice mayor, at ngayon ay mayor ng Manila. At kitang-kita ang kanyang kakayahan na mamuno ng isang bayan, ng isang siyudad. Kaya naniniwala po kami na kapag gusto natin ng isang pamahalaan na nakakaunawa sa pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan, ang kailangan natin ay walang iba kundi si Mayor Isko Moreno! Ibuboto niyo po ba si Mayor Isko? Sabi niyo po yan, ha? Baka binibiri niyo lang kami. Okay, good. Anyway, ulitin ko po muli. Ako po si Attorney Brother John Castriciones. Ang hirap i-pronounce ang apelido ko, ano? Palagay ko, mapugunan kayo. Pwede ba natin ulitin, ha? Sumunod kayo sa akin, ha? Para ma-memorize nila. Castriciones. Castriciones. Very good. Palapahan mo natin ang sarili natin. At ang numero ko po, number 13. Lucky 13. Ano po ang numero ni Mayor Isko Moreno? Number 3. Tatagdagan nyo lang po o kaya lagyan nyo lang ng 1 sa harap. Number 13, Attorney Brother John Castriciones. Yung number 3 ni Mayor Isko, lalagyan nyo ng 2 sa likod. Anong number? 3. At lagyan nyo ng 2 sa likod. 32. Ulitin ko po. 32. Yan po ang numero ni Miss Samira Gutok. Palakpakan po natin. Sabi niya, waistline niya po yun. 32. Size 32. Ano ang numero ni Doc William? Number 6. Hindi sex, ha? 6. Number 6. Ano po? Yan din ang numero ng kasamahan ko na isang magaling na profesor, si Carl Balita, number 6. Palakpakan po natin. Yung 6, lalagyan mo ng 5 sa harap. Anong numero? 56. Yan po ang numero
umiit ang brother mo, Jobet Season. Bakit maraming palakpak si Jobet? Bakit buha mo? Pero lang po, iboto niyo po si Jobet Season. Palakpakan po natin si Jobet. Ang huli, ako po si Attorney Brother John Castriones. Kung gusto natin ng lupa, lupa para sa mahihirap, iboto si Attorney Brother John Castriones, number 13 sa Malaga! Daghang salamat. Tinuod yun. Daghang salamat. Maraming salamat.